Tapi manalangin ng mahal, sumahan niyo po ako. Tayo po tumayo at magkaisang manalangin. Hallelujah, hallelujah. O budigil at mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahalapain sa mga sandali po ito. Kami dumudulog sa tanong biyayas, sa kalangit na nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo, mahal namin Panginoon. O Diyos, sa pangalang panalangin ng mahal Evangelista, Wilistrad, Almeda, patawarin mo po kami, mahal po yun sa aming mga pagkukulang, O Diyos. Ikaw po maglangit simba ng salita, mahal po, ikaw magpaunawa, bigbigay pag-unawa sa bawat isa, buksan mo mahal po yun ang pag-unawa, O Diyos, yung mga anak, ipagbaglingkod, tulungan mo may pangaral kong mga salita mo. Punang pag-ibig at kapangyarihan sa inyo pumaasa, nagtiwala. Sumamin ka sa makapangyarihan pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, aming sinasulat din mo ang mahadlang anumang gawa ng kaway. Lumain sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Palapakan po natin, pinakamamahal na Panginoon, minumahal. Lahat po ng mga anak ng Diyos magsabing, praise the Lord! Praise the Lord po rin po ating nakilang Diyos, minumahal. The highest praise, worship, glory, and honor belongs only to our loving God. Lord Jesus Christ, sa mahal na Panginoong Jesus lang po ang pinakamataas na papuri. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. And I give double honor sa ating pong dearly beloved normal pastor, Will D. Estrada Almeda, the eighth prophet of a loving God. Minamahal, salamat sa mahal na Panginoon na patuloy na kalakasan, wabang buhay, kalusugan na binibigay ng ating mahal na Panginoon sa ating dearly beloved pastor, paglalangis. At talaga naman minamahal na madamang-damang po natin mga minamahal, lalo na po yung naka-attend po noong anniversary talaga kahit sa TV, or rather kahit sa webcast mga minamahal, mga nanood ng ating anniversary. Damang-dama po nila yung paglalangis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na pastor. Praise the Lord. Also, I give double honor to their beloved family, beloved Almeda family, beloved Almeda children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren. Praise the Lord. At minamahal, dobling pagalang din po sa buong sa pag-alaala, rather minamahal, pag-alaala natin sa mga turo-aral na iniwan po ng ating dearly beloved normal assistant pastor sa atin. Minamahal, we give double honor to beloved Mama Dear. Praise the Lord. Sila po ang ginamit ating mahal na Panginoon, minamahal. At magandang hapon sa lahat po ng ating mga beloved co-preachers, ordained preachers, beloved preachers, sa lahat po ng ating mga beloved co-workers, mga beloved choir members, sa lahat po ng mga beloved musician, sa inyo pong lahat mga kapatid ko at sa lahat po ng mga nanonood, maantabay minamahal sa ating webcast, magbabati po tayo ng magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord, tayo po idadako sa salit ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa hapon ito, mga minamahal, at ipong talakay na it's about confidence in Christ, no? Ang ating kumpiyansa, mga minamahal. Alam natin, tiyak po tayo, mga minamahal ko, na sa mahal na Panginoon, meron tayong aanihin sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi po masasayang. Amen po ba? Amen. Hindi masasayang ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. We have confidence in Christ. Panatag po tayo, mga minamahal ko, basta patuloy lang po tayong maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Hindi po tayo dapat matakot, mga minamahal. Ano man po yung nangyayari sa paligid natin? Ano po yung nangyayari, minamahal, sa sanlibutan? Yan po ay nakasulat sa banal na kasulatan, mga minamahal. Ang dapat po natin ipanalangin, ang dapat po natin pagsumikapan, mga minamahal, ay palaging lumakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Sabagat nandun ang pangako kapag tayo tapat na maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ang sabi mga minamahal ng banal na kasulatan na walang matuwid na anak ng Diyos, mga minamahal, na pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang matuwid. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin yun ang ating pagsumikapan na tayo maging matuwid, tayo lumakad sa kalooban ng Diyos, kaya napakahalaga kapag tayo nasa gawain po, mga minamahal, mag-concentrate po tayo, mga minamahal, makinig po tayo. Amen po ba? Amen po ba?
Nakaka-bless po, minamahal kayo, nakikita ko po kayo, nakikita ko kayo nagko-concentrate, nakikinig po kayo, nagbabasa kayo ng Biblia. Kami dito na tumatayo sa pulpito, minamahal, huwag niyo isipin na hindi namin kayo nakikita. Tinitignan po namin kayo, mga minamahal. At kapag kayo taos puso nakikinig, kami din po ay nagagalak. Kami din po ay pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kagalakan po namin yan. Everybody say praise the Lord! Pero siyempre, nalulungkot kami pagka hindi namin kayo nakikita na nakikinig. Amen po ba? Minsan may magkukwentuhan. Minsan malakas pa yung boses. Minsan walang hawak ng mga Biblia. Nalulungkot po kami. Bakit po mga minamahal? Sabagat lahat ng ginagawa natin dito, ito po ay katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalapak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say praise the Lord! Magkakaroon tayo ng katiyakan. We certainly know and that we will have what our Lord Jesus has promised to us. We certainly know. Tiyak po tayo, mga minamahal, na yung pangako ng ating mahal na Panginoon ay ating pong makakamtan. Dahil sabi po ng Biblia sa Psalm chapter 37, verse 25, mga minamahal, buksan po natin ang salita nating mahal na Panginoon from the book of Psalm chapter 37, verse 25. From the book of Psalms, chapter 37, verse 25. I have been young, and now I'm old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Amen. Mga awit, kapitulo 37, ang talata 25. Ako'y naging bata, at ngayon matanda. Gayon may, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Si mismo si Haring David, mga minamahal, saksi siya. Doong siya'y bata, hanggang siya'y nagkaedad, mga minamahal. Ang sabi po ni Haring David, wala akong nakita na matuwid na pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Baka palapak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say praise the Lord. Si Haring David, saksi, no? Saksi siya. Isa po siyang shepherd boy dati. Sumahirap ang kalagayan nila, minamahal, hanggang siya'y itinaas ng ating mahal na po, naging sundalo, tapat na naglingkod sa Diyos. Hindi po biro ang pakikibaka, mga minamahal, bagamat noon ay ngipin sa ngipin, mata sa mata, mga minamahal. Pero nakita ni Haring David, hanggang siya'y naging hari, mga minamahal, nakita niya sa kanilang pakikibaka sapagkat bago siya makipag-digma, bago siya sumabak sa gera, mga minamahal, pakikibaka, siya po'y nananalangin. Humihingi siya ng palatandaan sa mahal na Panginoon, humihingi siya ng tugon ng Diyos, ng gabay ng ating mahal na Panginoon. Sasabihin niya, mahal na Panginoon, magtatagumpay ba kami? Kasama ka ba namin sa pakikibakang ito? Kapag ang mahal na Panginoon magbigay ng palatandaan, siya po ay sumusulong, siya po ay umaabante dahil alam niyang kasama niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Tao na malapit sa puso ng Diyos. Amen? David is a man after God's own heart. Malapit sa puso ng Diyos si Haring David. Kaya mga minamahal, masipag siya magpuri. Ganyan din po tayo, yun din po ang tinuro ng ating mahal na pastor sa atin. Yun po ang tinuro ng mahal na Panginoon sa ating mahal na pastor na sa pagpupuri may kapangyarihan. Sa pagpupuri, kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Sa pagpupuri, iingatan ka ng Diyos. Sa pagpupuri, ikay magiging matatag, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen! Sa panahon ni King Jehoshaphat, mga minamahal, ang Diyos ang nakipag-away para sa kanila. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord, hindi na sila nakipag-away. Amen! Ilang taon na po yun. Napakatagal na noon. Time pa ni King Jehoshaphat. Nandyan yung kaaway, handa na yung mga kaaway nila. Nagigera na mga minamahal. Sasalakain na po sila. Alam nilang hindi sila mananalo. Alam nilang outnumbered sila sa kaaway. Pero mga minamahal, bago sila sumabak sa pakikipag-away, nag-ayuno, nananalangin, sumangguni sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen?
Pagkatapos nilang manalangin, magayuno, mga minamahal, nakipag-usap ang Diyos sa kanila. At magsabi ng praise the Lord. Kapag pagkatapos sila mag-pray and fast, nakipag-usap ang Diyos sa kanila. Ang sabi ng malapay noon sa kanila, ang gera na ito, ang pakikibaka na ito, ay hindi sa inyo, kundi sa akin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakaganda. Amen! Everybody say praise the Lord. Hindi ito sa inyo, kundi sa akin. Sabi ng malapay noon, magdala kayo ng mga awit. Magpuri kayo sa Diyos. Purihin niyo ang Diyos sa kanyang kabanalan. Praise the Lord in His holiness. Magpuri kayo, umawit kayo sa mahal na Panginoon. Tumayo kayo doon, pero hindi na kayo mag-ipag-away. Magpupuri lang kayo sa mahal na Panginoon. Makapalagpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Alam niyo po, napakagandang illustration po ito eh. Ito po yung ating ginagawa araw, kami ng mga manggagawa araw-araw, ating mahal na pastor. Ito po yung kanyang itinuro. Itinuro ng mahal na Panginoon sa ating mahal na pastor. Araw-araw, nagpupuri, umiiyak sa mahal na Panginoon. Ipinapanalangin ng mga kapatiran na ingatan, pagpalain, ilayo sa anumang kapahamakan, gabayan. Dahil bakit po tayo nagtatagumpay, mga minamahal? Sa panahon ni King Jehoshaphat, ang sabi ng Biblia, habang sila'y nagpupuri sa Diyos, God made an ambush on their enemies. Made an ambush. Nagpupuri sa Diyos, King Jehoshaphat, ang Diyos ang nag-ambush. Baka palakpak mo ba tayo sa ating mahal na Panginoon sa kanilang kalaban? Amen! Amen! Lahat magsabi ng praise the Lord. Kapag nagpupuri ka pala sa Diyos, ang Diyos ang aambus sa kalaban mo. Ang Diyos ang aambus sa mga karamdaman. Ang Diyos ang aambus sa mga problema. Ang Diyos ang aambus sa mga kapahamakan. Magtatagumpay tayo dahil kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Baka palakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Everybody say praise the Lord! Kaya po, for how many years, mga minamahal, yung pagpupuri talagang napakahalaga, no? Dahil maging kami, mga minamahal, nakita namin yung malaking pakinabang, mga minamahal. Kaya, araw-araw, nagsusumikap, sapagkat yun ang turo ng ating mahal na Panginoon sa ating mahal na pastor, itinuro sa ating mga manggagawa, maging sa ating na mga kapatiran, kahit sa ating tahanan, magsisilbi nating bakod, magsisilbi nating shield, magsisilbi nating protection kapag tayo nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Baka palagpak po ba ang lahat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Kayo po ba yung nagpupuri sa inyong mga bahay, mga minamahal? Lahat na nagpupuri sa bahay, taas ang kamay, mga minamahal. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Dapat po, mga minamahal. Amen! Kailangan natin ng proteksyon, kailangan natin ng pag-iingat, kailangan natin ng paggabay ng ating mahal na Panginoon. There's power in praise. Imagine, while they praise the Lord, God made an ambush to their enemies. Habang sila nagpupuri sa mahal na Panginoon, ang Diyos naman ang nag-aambush. Napakasimpleng ginawa ng mahal na Panginoon sa kalaban. Binigyan na sila ng kalituhan, yung confusion. Nalito lang sila. Hindi sila nagkaintindihan. Sila mismo nag-away-away. Just imagine, three kingdoms with their militaries. Tatlong kaharian, kanilang mga kasundaluhan, they fight with each other. Nag-away-away po sila hanggang sa naubos. Amen? Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Ang mga taga-Israel, namulot na lang ng mga magagamit pa. Alam nyo, ilang araw silang namulot, mga minamahal? Mga sibat, mga armas, mga espada, kung ano yung makukuha nila doon. Tatlong araw silang namulot, mga minamahal. Just imagine, gaano katagal, pumumulot lang. Hindi na sila napagod makipag-away dahil ang Diyos ang nakipag-away para sa kanila. Ganon din po sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Araw-araw, meron tayong pakikibaka, problema, pagbabiyahe, gusto natin iingat, ating nais nating ingatan tayo ng mahal na Panginoon, mga negosyo natin, mga hanap buhay natin, mga minamahal, gusto natin lahat yan ay proteksyonan ng mahal na Panginoon. Ito na pala yung sikreto, magpuri ka palagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, maging ang mga anak ng mga matutuwid, even their seed, even their yung next generation nila, hindi po makikitang namamalimos.
Siyempre, kapag ang isang bata ay nakita niya yung mga magulang niya naglilingkod sa mahal na Panginoon, mama, papa niya tapat na naglilingkod sa mahal na Panginoon, itong mga kabataan na ito, maglilingkod din sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Di ba, nakakatuwa nga yung mga bata, baby pa, estudyante pa, elementary pa, marunong na mag-tithes and offering, umaawit na dito, nagpupuri na sa mahal na Panginoon. Minsan, mga minamahal, yung mga magulang, pagod pa galing sa trabaho, pagod pa galing sa kanilang mga gawaing bahay, mga minamahal, yung mga anak, gusto nang magbihis dahil gustong umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto nang gumupunta sa gawain, palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po, marunong na mag-tithes. Everybody say praise the Lord. Kaya maraming matutuwa ka, mga anak ngayon, mga professional na, talagang tapat sila sa pagbibigay. Bakit mga minamahal? Proven and tested na po ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. You will have confidence in Christ. Magkakaroon ka ng kapanatagan. Amen po ba? Amen po ba? Sa mahal na Panginoon. No? Mga minamahal, nakakalungkot isipin, yung nangyari na gera, kasalukuyang gera ngayon sa Israel, minamahal. Yung pag-umpisa, no? That was 1 week ago, Saturday po yan eh. Inatake yung Israel and then hundreds kaagad. Buti kung kalaban yung kalaban sundalo sa sundalo, hindi mga minamahal eh. Mga civilian, merong nasa bahay, pati mga bata. Masaker nga po yung tawag nila. Meron naman parang somewhere malapit sa border ng Israel na parang nagse-celebrate sila, pinagbabaril. Grabe mga minamahal, talagang mahabag ka, maawa ka mga minamahal. Ngayon, ito, gera na. Ilan pa yung mabibiktima ng gera? Ilan pa yung mawawalan, makikitlan ng buhay sa gera na ito mga minamahal? Everybody say praise the Lord. Maaring magtanong tayo, may Kristo ba sila sa puso? May Diyos ba sila na pinaglilingkuran? Mabaril ka, tamaan ka ng missile, aksidente, unintentional, minamahal. Pero bala yun eh. Hindi yun iilag. Bomba. Mamamatay. Namatay walang Kristo sa puso. Kung sabihin natin, may mga reliyon naman sila. May mga Kristo siguro yan. Eh kung may Kristo sa puso, mga minamahal, may mga Kristo sa buhay nila, bakit namatay? Bakit wala ang pag-iingat? Amen? Amen? Bakit wala ang pag-iingat? Di ba? Makapagtanong tayo. Samantalang, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ikay anak ng Diyos, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Everybody say praise the Lord. Sabi pa nga nung Psalm 23, even I walk into the shadows of valleys of death. No, even I walk in the valleys of the shadows of death, I will fear no evil. Wala akong katatakutang kasamaan. Kahit lumakad pa ako sa kamatayan, sa kadiliman, wala akong katatakutan. Amen! Dahil alam mong iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakas sa palakpak mo para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Alam niyo mga minamahal, yung nangyari po sa ating beloved brother, Richard Van Randel, Jesanaga, pag sigaw niya, tatlong beses malakas, bababa, kasi hindi tayo natutuwa na maraming namatay, pero natutuwa tayo ng mga anak ng Diyos, iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. O nakakalungkot, biro mo, dumaan kami one time, nung maraming namatay, puro puting kabaong nilalabas sa simbahan, papunta sa sementeryo, sinong matutuwa niyan? Amen po ba? Sinong matutuwa? Pero yung ating mahal na kapatid, mga minamahal, kitang-kita niya yung lupa babagsak na sa bahay nila. Nung makita niya po yun, tumakbo siya, ang nasa isip niya dahil tatamaan yung bahay niya ng lupa na yun na bundok na bumagsak, naglandslide,
ang nasa isip niya, mamamatay rin naman yung kanyang pamilya, mabuti pa, sasamahan niya na lang. Yun ang nasa isip niya. Mabilis siyang tumatakbo, papunta sa bahay nila, tapos sumisigaw siya, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Tatlong beses, mga minamahal, sumigaw siya ng Hallelujah, praise the Lord! Ano nangyari, mga minamahal? Yung lupa na pabagsak sana sa bahay nila, biglang nahati, mga minamahal. Amen! Walang lupa na bumagsak sa bahay nila. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Alam niyo ano nangyari, mga minamahal? After a few months, nagde-drive siya, may napasayero siya, na, may na sumakay sa kanya pasayero teacher. Sabi ng teacher, Sir, ikaw yung sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Sabi niya, napakaswerte mo, Sir. Sa kasanlibutan kasi swerte. Amen? Pero sa atin, pagpapala, mga minamahal, ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Sabi ni Brother Randall, bakit? Bakit? Sabi nung teacher, kasi sir, may dalawa akong teacher na kasama. Nung sumigaw ka ng malakas na Hallelujah, praise the Lord, may malaking tao, nakaputi, nakadipa, mga minamahal, at doon banda sa kanya, nahati po yung lupa, mga minamahal. Oo, kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoon. Diyos siya na nag-iingat. Totoo ang ating mga nalaman, may naman nakaturuan. Pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord, ay makapagyarihan, magpupuri sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya, nakakagalak ng puso. Amen po ba? Amen po ba? Totoo. Mga minamahal, kahit malayo ka, kahit magulo sa Israel ngayon, manalangin ka, sumigaw ka, Hallelujah, praise the Lord, kagdigmaan, tumigil, kakapayapaan, maghari, mga minamahal, pwedeng mangyari dahil walang imposible sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Lahat tayo, pwede mag-pray. Everybody say, praise the Lord. Tingnan po natin, minamahal. Genesis, itong ating babasahin, yung mga faithful Christians na kinuha ng mahal ng Panginoon. Full of days, ang sabi ng Biblia, full of days. Ibig sabihin, yung kanilang araw busog, binusog ng mahal ng Panginoon. Although namatay sila, pare, nagkaroon dito ng mga karamdaman, yung tinatawag na sickness unto death, pero yung mga araw nila, kinumpleto ng mahal ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, pag Kristiyano, yun ang way ng mahal ng Panginoon, hindi pa mag-rapture. Kasi rapture, buhay tayong kukunin. Pag Kristiyano, mga minamahal, yun ang kanyang way, kukunin niya na, bibigyan niya ng sickness unto death. Hindi po yung Kristiyano masasagasaan, patay, Kristiyano madadaganan ng building, patay. Hindi ganun. Hindi yung pahintulutan ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kasi mahal niya tayo. Everybody say, praise the Lord. Mahal niya tayo. Kaya kung ang Kristiyano man ay kukuri ng mahal na Panginoon, hindi pa rapture, bibigyan maari ng karamdaman at yung karamdaman na yan magiging daan dahil kukuri na siya, uuwi na siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Genesis 35 verse 29, mga ilang verses lang po ito, mga minamahal. From the book of Genesis, chapter 35 verse 29. And Isaac gave up the ghost and died, and was gathered unto his people, being old and full of days, and his son Esau and Jacob buried him. Amen. Mga aklat ng Genesis, kapitulo 35, ang talata 29. At nalagot ang hininga ni Isaac, at namatay. At siya'y nalakip sa kanyang bayan, matanda at puspos sa mga araw, at inilibing siya sa kanyang mga anak na si Esau at si Jacob. Amen. Everybody say, praise the Lord. So Isaac po ito, patriarch, ibig sabihin yung forefathers natin, yung mga naunang mga believers, to, si Abraham, si Isaac. So sabi ng Biblia, being old, may edad na, full of days, no? Kinuha siya ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Si King David, basahin po natin, 1 Chronicles chapter 29, verse 28, yung kanilang pagpapahinga sa kanila ng mahal na Panginoon, makikita mo na kinumpleto ng Diyos dahil sila'y tapat na naglilingkod sa mahal na Panginoon. 1 Chronicles chapter 29, verse 28. From the book of the 1 Chronicles chapter 29, verse 28. And he died in a good old age, full of days, riches, and honor,
and Solomon his son reigned in his stead. Amen. Unang mga kronika, kapitulo 29, ang talatay 28. At siya'y namatay sa mabuting katandaan, puspos ng mga araw, mga kayamanan at karangalan, at si Solomon na kanyang anak ay naghari sa kahalili niya. Amen. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal ng Panginoon, mga minamahal? Makita po natin yung mga matuwid. Makita po natin yung mga tapat na naglilingkod sa Diyos. Maging yung kanilang pagpanaw, yung kanilang pagtalikod, mga minamahal, sa buhay na ito, inaayos ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Look, Diyos bang may hawak ng ating buhay? May mga mananampalataya, kinukuha rin ng mahal na Panginoon. Siguro alam ng Diyos, baka mawala pa sila. Baka sila'y mawalay pa sa mahal na Panginoon kung dadagdagan pa yung buhay nila. Kinukuha na sila ng mahal na Panginoon. Huwag po kayong mag-isip na kayo lang. Sa nangyari din po yan, maging sa mga sa amin. Sa buhay na ating mahal na pastor, may beloved daughter po siya, bata pa, kinuha ng mahal na Panginoon. Dahil nakikita ng mahal na Panginoon marahil na baka siya po ay kung saan mapunta dahil maganda yung tinig niya, mga minamahal, at magaling kumanta, no? Mabait na bata. So, maaring sabi ng ating mahal na pastor, yung tinig ng aking mga anak, hindi para sa sanlibutan, kundi para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Baka palakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Everybody say praise the Lord! So, lahat-lahat po ay sa ikabubuti ng mga naglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? At saka huwag niyo pong isipin kalong, hindi ko naman iniisip na sabi, mga minamahal, lahangarin natin yung mamatay o mawala sa mundong ito. Pero mga minamahal, huwag nating isipin na kalugihan ang kamatayan. Kapag ikay naglilingkod sa mahal na Panginoon, tagumpay po yan, mga minamahal. Dahil pagpikit ng yung mata dito sa lupa, pagdilat niya, nasa piling ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Subalit, kung may gagamitin pa tayo ng Diyos, amen po ba? Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Kung tayo gagamitin pa ng Diyos, dadagdagan niya pa yung buhay natin. Magpapagamit tayo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Everybody say praise the Lord! Ang sabi ng Biblia, minamahal, si Haring David na wala good old age. Maganda yung kanyang edad, mga minamahal. Full of days. Riches, may kayamanan pa, may karangalan pa. At yung kanyang anak na si Solomon ang pumalit sa kanya. Si Jehoiada, 2 Chronicles chapter 24 verse 15, isa po itong saserdote, isang priest, mga minamahal, during his time, umabot po siya ng 100, if I'm not mistaken, umabot siya ng 130. O nandito po, minamahal. 2 Chronicles chapter 24 verse 15. From the book of the 2 Chronicles chapter 24 verse 15. But Jehoiada waxed old and was full of days when he died. 130 years old was he when he died. Amen. Ikalawang kronika, kapitulo 24, ang talatay 15. Ngunit si Jehoiada ay tumanda at napuspos sa mga araw, at siya'y namatay. Siya'y may 130 taon nang siya'y mamatay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal, sa kanyang mga salita. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Mag-isip kayo, minamahal, si Jehoiada, isang priest, umabot ng 130. Alam niyo, mga minamahal, pinahintulutan ng Diyos maging ganun kahaba yung buhay niya kasi nagkaroon ng crisis ang Israel during that time. May naghari na reyna na gumawa ng labag sa kalooban ng Diyos, isang reyna, pagkatapos lahat ng ear sa throne, lahat ng maging hari, pinapatay niya itong reyna na ito kasi gusto niya siyang maghari. So lahat ng mga tagapagmana na pwedeng maging hari, pinapatay niya. Ngayon may natirang isang tagapagmana. Sino ang nag-alaga? Ito si Jehoiada. Jehoiada, siyang nag-alaga. So, makikita mo, kaya pala mahaba yung kanyang panahon dahil may purpose pala.
Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit po? Everybody say praise the Lord. Kasi yung bata na yon, baby pa. Kailangan naman maghari yung baby. O, yun na lang natira eh. Sanggol pa eh. O, 8 years old ba yun? Ang mahal, hindi pa ako nagkakamali. 8 years old pa, paano mo gagawing hari yon? Paano magdidesisyon yung 8 years old? Amen po ba? Baka sabihin ng hari na 8 years old, sige, bumili kayo ng maraming candy. Bumili kayo ng maraming chocolate. Eh, kasi 8 years old eh. So para mapangalagaan, at alam niyang papatayin din yun ng reyna, ito si Jehoiada, inalagaan niya yung bata na yon, na hari, na magiging hari. Pinalaki niya po hanggang sa nagbinata. So, kaya si Jehoiada umabot ng 130 years old dahil siya pa yung nagpalaki ng bata na magiging hari ng Israel. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. In everything na ipahintulot ng Diyos under the sun, lahat ng ipahintulot ng mahal na Panginoon sa ilalim ng araw ay merong layunin, merong purpose. Pero tayo mga minamahal, magkaroon tayo ng confidence sa ating mahal na Panginoon sapagkat ibinigay niya yung kanyang sarili para sa atin. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibinigay ng mahal na Panginoon kanyang sarili para sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Ang sabi ng Isaiah, basahin po natin Isaiah chapter 53, verses 3 to 6, mga minamahal. Kindly, Isaiah 53, verses 3 to 6. From the book of the prophet Isaiah, chapter 53, verse 3 to 6. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own ways, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Amen. Isaiah, Kapitulo 53, ang talatay 3 hanggang 6. Siya'y hinamak at inakwil ng matao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng matao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at pinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng manak na Diyos sumigaw ng praise the Lord. Napakabait ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Napakabait. Malaman, sabi po dito, He is despised. Siya po'y ipinapagtabuyan mga minamahal. Sinalikway. Pinagtatabuyan ng ating mahal, rejected. Imagine. At sabi ng Biblia, minamahal, He is a man of sorrow. I-picture out mo yung a man of sorrows, siguro hindi mo siya makitang naka-smile. Bihasa sa dalamhati. Malungkutin ng mahal ng Panginoon. Maaring malungkutin ng mahal ng Panginoon, nalulungkot siya dahil sa bigat ng kasalanan ng tao. Amen. Alam niya yung kanyang dadaanan. Alam niya yung kanyang haharapin. Kaya marahil ganun, malungkot ang kanyang buhay. Everybody say praise the Lord. Pero tayo naman ngayon, pinasaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Baka palakpak mo ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Everybody say praise the Lord. Biro mo yung patutuan ng aking kapamagagawa, Mr. Grace.
ninakaw, walang halos, alam, takot na takot sa mga drug user na yun, mga minamahal na nagnakaw ng luggage nila. Wala nang tumutulong, pati yung may mga CCTV, ayaw na rin tumulong. Pero mga minamahal, diyan mo makikita na pag wala nang tutulong sa'yo, may isang totoong tutulong sa'yo na hindi ka iiwan, mga minamahal. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Imbis siya ang matakot, ating beloved sa grace ang matakot, yung mga drug user ang kinabahan. Amen? Eh, nung makaharap na niya, eh ano, kung tawagin ko pa yung husband ko, eh hindi, titignan ko sa kwarto, eh hindi, maya-maya na, hindi niya na alam pa anong gagawin niya. Maya-maya, lumalabas na lang yung luggage, mga minamahal. Ito po ba yung hinahanap niyo? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo! Kapag kasama mo ang Diyos, wala kang takot, mga minamahal. Palapakan po natin at sila ang kakabahan sa'yo. Maiisip mo na lang. Naalala ko yung patotoo na ating aming kapampang gagawa, nag-iigib sila ng tubig. Eh, may mga dala siyang bariya, pambayad sa tubig. Biglang may umakyat na ano, na inarkila nilang jeep, may umakyat na hold up. Hold up to! Sabi nung aking kapampang gagawa na sister, sa pangalan ni Jesus, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Demonyo na mga holdupper, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Pag sigaw niya ganoon, nagtalunan yung mga holdupper, mga minamahal. Sabi niya, nung tumalun na yung holdupper, tsaka sa kinabahan, tapos na. Ibig sabihin, sa panahon ng pangangailangan, bibigyan ka ng tapang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sasayo ang kapangyarihan ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Sabi ng Biblia, mga minamahal, na sa naging malungkutin ng mahal na Panginoon dahil pasan-pasan niya po yung ating kalungkutan at ang tingin ng mga tao sa kanya, mga minamahal, ay pinarusahan ng Diyos. Amen! Amen! Talaga naman, makita mo paano siya nilatigo, paano siya pinasan yung mabigat na krus. Talaga yung mga tao magtitingin, sa Diyos ba ito? Bakit naghihirap ng ganito? Pero tayo ngayon na sumampalataya sa mahal na Panginoon. Taglay-taglay natin ang kapayapaan na nanggagaling sa mahal na Panginoon. Taglay-taglay natin ang kagalakan na nanggagaling sa mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay tumutugon sa mga panalangin. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya nakakagalak malaman. Alam niyo po mga amin na mahal, Israel nowadays, nababasa nila ito, pero ayaw man nilang maniwala ang ating mahal na Panginoon Jesucristo ito, kaya marami sa kanila mga minamahal yung walang kapayapaan na meron tayo. Walang kagalakan na meron tayo. Amen! Eh siguro kung ang Israel naniniwala sa mahal na Panginoon Jesucristo, ay hindi na yan magigera, magpupuri na lang yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Magpupuri na lang sila. Amen! So tingnan nyo po, parang nabaliktad tuloy. Dapat sila yung nagtitiwala, pinagpapala, dahil sa kanilang pagtanggi, tayo ngayon ang pinagpala. Tayo ngayon ang nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, pero hindi naman tayo naghuhusga. Everybody say praise the Lord. Dahil marami din namang pagkakataon na sila'y iningatan ng mahal na Panginoon. Totoo po yan. Marami pagkakataon. Ubus na sana yung lahi ng Israel noon pa, World War II pa. Ubus na yung lahi nila. Imagine, 6 million Jews. 6 million na Hudiyo, mga Israelites, pinapatay ni Hitler. Ubus na sana sila. Pero dahil nahabag ang Diyos, hindi sila naubos, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. May mga pangako ng Diyos na tinupad sa kanila. May mga ilan na mga Jews, mga minamahal, palaging nagpupuri, takot magkasala, iniingatan ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi sa lahi tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos sa tapat na naglilingkod sa Kanya. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon kahit anong lahi mo? Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon kahit tapat sa Diyos. Tapat ang Diyos sa iyo. Amen! Tapat din ang Diyos sa iyo, mga minamahal. Sabi po rito, minamahal, sa verse 5, but He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. Yung mga pagbugbog, yung mga pagsuntok, yung mga tinik,
yung mga latigo, lahat ng iyong pagpapahirap sa mahal na Panginoon, nagbigay ng kapayapaan sa atin ngayon, mga minamahal. Maka-amen po ba tayo ng malakas, mga minamahal? Nagbigay ng kapayapaan sa atin ngayon. At sabi po rito, mga minamahal, yung mga sugat niya, sa kanyang mga sugat, nagsigaling ang ating mga karamdaman. Palakpakan po natin lahat ng pinagaling na ating mahal na Panginoon po, malakpak na malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say praise the Lord! Everybody say praise the Lord! Naliligaw tayo, pero dinala tayo ng mahal na Panginoon pabalik sa Kanya. Ang sabi ng verse 12, mga minamahal, basahin po natin, meron na lang po tayong last two verses. Naganda po natin natin mga choir, mga singers, musician. From the book of the prophet Isaiah, chapter 53, verse 12. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he had poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. Amen. Ang aklat ng propeta Isaiah, kapitulo 53, ang talatay 12. Kaya't hatian ko siya ng bahagi ng kasama ng dakila at kanyang hati ng samsam sa kasama, na kasama ng malakas, sapagkat kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mananalangsang, gayon may dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalangsang. Palakpakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Siya po ang namagitan. Amen po ba? Para sa ating kasalanan, ang naghihiwalay sa Diyos sa atin ay ang kasalanan. Pero ang ating mahal na Panginoon, dinala niya po yung ating mga kasalanan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, nakakalapit na tayo sa Diyos ngayon. Amen. Nakakapagpuri sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. Dati, dahil sa kasalanan, kahit anong gawin mong puri, kahit anong gawin mong awit sa Diyos, makalangit na awitin, hindi pa inalis ng mahal na Panginoon ang kasalanan na nasa iyo, hindi ka pa nabautismoan sa kanyang pangalan, o kahit anong gawin mong tawag sa mahal na Panginoon, kahit anong gawin mong lapit sa Diyos, kahit anong gawin mong puri sa Diyos, mga minamahal, walang katugunan. Pero ngayon, mga minamahal, napakasarap magpuri sa ating mahal na Panginoon. Nang tayo inabautismohan sa kanyang pangalan, inalis niya yung ating mga kasalanan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, tumatawag sa Diyos. Everybody say praise the Lord! Umiiyak sa mahal na Panginoon, dumadalangin sa Diyos, mga minamahal. Ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Ang Diyos ay nahabag sa atin, mga minamahal. Ang sabi ng ating kapatid kami ng mga kanina, hallelujah, sabi sa kanya, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade, matanggal dyan yung nervyos mo, matanggal dyan yung pagkalasenggero mo. Sabi niya, ilang beses niya sinubukang magbago sa pag-iwan sa pag-inom ng alak, subalit hindi niya magawa, mga minamahal. Pero nang siya nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang nervyos ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanyang pagkalasinggero inalis ng Diyos, mga minamahal. Sabi niya, hindi sayang ang maglingkod sa mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Totoo ang Diyos na nababasa natin sa Biblia, nangyayari sa buhay natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Isaiah 54 verse 17. Baka may namabasahin po natin, walang armas. Alam ko pong hindi lang ako, tayo dito nakaranas, pagbantaan yung buhay natin, gagamitan tayo ng sandata, papatayin tayo, mga minamahal, pero hindi tayo na ano, hindi tayo na nasaktan, dahil may Diyos na nag-iingat sa atin, may Diyos na nagbabantay sa atin, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, katulad sa ating mahal na pastor, lalo na po sa ating mahal ebanghelista sa dako ng Talipaw. Hallelujah! Binabaril sila ng mga abusayap, mga minamahal. Kapag itinututok yung baril sa kanila, hindi pumuputok, mga minamahal. Pero pag tinututok sa itaas, pumuputok. Itututok naman sa ating mahal na pastor, hindi na naman puputok. Sa taas, puputok. Sabi ng ating mahal na pastor, huwag nyo sa taas yan itutok sa amin. Sa amin nyo itutok yung baril na yan. Eh, dapat
Dapat sasabihin natin, mahal pastor, huwag nyo kami patayin. Huwag nyo kami patayin. Maawa kayo sa amin. Hindi. Sabi ng ating mahal pastor, huwag nyo sa taas itutok. Sa amin nyo itutok yung baril na yan. Hindi nga pumuputok, mga minamahal. Dahil ang mag-iingat ng ating mahal na Panginoon ay totoo sa kanyang mga lingkod, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal. Last verse, Isaiah 54 verse 17. Praise the Lord. From the book of the prophet Isaiah, chapter 54, verse 17. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Amen. Ang aklat ng propeta Isaiah, kapitulo 54, ang talatay 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito pala yung mamanahin ng mga lingkod ng Diyos, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Kaya pati si Commander Robert, sabi niya, hallelujah. Ating mahal na pastor, dadaan daw sila minamahal sa isang lugar na nakita nila may mga sundalo, mga minamahal. Praise the Lord. Sabi ni Commander Robert, huwag tayong dumaan dyan. Grabing pag-iingat niya sa ating mahal na pastor. Commander yon. Tapos sabi niya pa, minamahal, mga hallelujah, manalangin na kayo. Mag-pray na kayo dahil para ingatan tayo ng ating pinakamamahal, ingatan tayo ni Allah. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Ala kasi ang tawag nila sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Para ingatan tayo ni Allah, manalangin na kayo. Nakita niyo po, minamahal, sabi ni Commander Robert, si Evangelist Almeida, siya ang totoong hero, siya ang totoong bayani, siya ang totoong lingkod. Imagine, Commander, saludo ng ating mahal na pastor ay totoong lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ibig sabihin, tayo na mga nanampalataya sa Diyos sa pangangaral na ating mahal na Ebanghelista, mga minamahal. Maging tayo ay tunay na lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa hapon ito. At ibang awitan ng ating mahal na Panginoon, we have this confidence. Meron tayong kapanatagan, mga minamahal, na ito sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Saksi tayo! Saksi ang mga kapatiran. Yung mga himala na ito, minamahal, talip of His mission. Mga himala na pinakita ng Diyos, mga minamahal. May mga nagtatangka sa buhay ng ating mahal na pastor. Hindi nagtagumpay, mga minamahal. Maging tayo ng mga naglilingkod sa Diyos. Iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binago ating mga buhay. Pinagaling ating mga karamdaman. Binigyan ng kapayapaan. Binigyan ng kagalakan, mga minamahal. Higit sa lahat, may langit, may buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. At ipong awitan ng Diyos, abitan natin ang ating mahal na Panginoon. Nag-iisang pangalan na ating tatawagin palagi, mga minamahal. Pupurihin palagi, sasambahin palagi, pagtitiwalaan palagi, mga minamahal. Walang ibang pangalan kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, the sweetest name. Pinakamatamis na pangalan, mga minamahal. Tayo umawit sa dingdakilang Diyos, mga minamahal. Aking Jesus. Aking Jesus. Yes, O God. Tinitingnan mo, bawat lakad ko. Yes, O God. Hallelujah. Sa tuwing narinig ang hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa akin ang papala. Sa lahat ko, bakit di mo ang aking paralan? Ikaw ay aking
sa tuwing naligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa akin napapaalala aking Yesus. Maasan mo anumang panahon. Ako naman ako sa pag-iisip ko.
ng iyong kagawian. Himala na ginawa ng Diyos sa banal na ministeryo ito, mga minamahal. Kaya mayroon tayo kapanatagan, mga minamahal. Huwag kang matakot, mga minamahal. Lumakad ka sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mabuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Isang tiyak na bagay, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Uri po ang ating dakilang Diyos, minamahal. Kung meron po tayong mga bisita, meron po ba mga minamahal ngayon lang nakadalo, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Kung meron po mga minamahal, kung wala naman, minamahal, tuloy-tuloy po tayo sa ating prayers, sa ating mga pangangailangan. Sama-sama po tayong dumalangin sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Ang inyong mga prayers, iparating po natin sa mahal na Panginoon. Hallelujah, sapagkat ang Diyos natin ay buhay, tumutugon sa mga panalangin. Sama-sama po tayong dumalangin, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Opo, dakilang mapagpala namin Diyos sa manaming banal, mahal na Panginoon, kami lubos na nagpupuri. Nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa mga sa amin. Salamat. Salamat, mahal na Panginoon, sa mga kabutihan mo. Wala pa kami magbabayad, O Diyos. O Diyos, aming dalangit kami, patuloy mo ang kabagahan sa pangunang panalangin aming mahal na Panginoon, Mahal na Panginoon, Mahal na Panginoon, the prophet, the loving God. Patawarin, mahal na Panginoon, palayain sa mga kahinaan. Patuloy mo ang kabagahan, O Diyos, ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, ingat ang mainam hanggang sa pagharap namin sa iyo, O Diyos, aming paglakad sa kalooban mo. Patuloy mo kami patnubayan, mahal na Panginoon. Hallelujah, dalangin po namin, ikaw po magbigay ng kagalingan sa aming mga karamdaman. Ikaw po magbigay ng kalutasan sa aming mga suliranin. Ang lahat po ito na yung kahabagan. Magpapalain po, O Diyos, yung pinangako mga pagpapala. Material na pagpapala, physical na pagpapala, lalong higit, spiritual na pagpapala. Ito pong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Minamalipatan po natin sa kamay sa ating ulo at isang kamay sa bagay ng katawan na may karamdaman. Kung may karamdaman po kayo, ang isang kamay sa ulo, isang kamay sa bagay ng katawan na may karamdaman. Kung may mga kahinaan, may mga alinlangan, itaas ang dalawang kamay, mga minamahal. Sawayin po natin mga karamdaman na yan, demonyo ng mga karamdaman na yan sa pangalan ni Jesus. Mga alinlangan na magsita ka sa atin sa pangalan ni Jesus. Minamaisipin niyo po na ating mahal na pastor ang nag-pray po sa atin, mga minamahal. Hallelujah, palagi po tayong pinag-pray ng ating
ating beloved pastor. Amen. Hallelujah po. Dakilang mapagpala namin Diyos. Misa na pa. Kami dumadalangin sa iwan namin, Panginoong Isus, sa pangunang panalangin na aming malibang list of list of the meda. Iunat mo, pagpala mo, kumayat sa makapagariang pangalan mo, mahal namin, Panginoong Isus. Aming sinasawal at demonyo ng mga karamdaman, demonyo ng cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, ayuma, katarak, arthritis, demonyo ng alinlangan, demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, demons of lukewarmness, poverty, cast out, cast out, cast out from us. In Jesus' name, infirmity, sickness, problem, doubts, and belief, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, be healed, be healed. In Jesus' name, puri po ating mahal, Panginoon na mahal. And tayo po lahat ay tumayo sa token of our faith, mga minamahal, bilang nadarating po na ng palataya. Tayo po itatalong tatlong beses, mga minamahal. Let us jump three times sa token of our faith and shout, Hallelujah, praise the Lord! Yung Hallelujah, praise the Lord, minamahal, ating pong inaabot ang langit na may kagalakan. Kiniklaim natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon dahil sa pangunang panalangin nating mahal, Apostol Wildis Nada Almeda, lahat ng panalangin natin ay tinugon na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo pong lahat tumalon, sigaw, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tunay po napakasarap magpuri sa ating dakilang Diyos, sa sarap maglingkod sa mahal na Panginoon, sa bagat minamahal sa mga himala at mga kamanghamangang gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Puri po ating mahal na Panginoon, minamahal. At sa ating pagpapatuloy, sa ating mga announcement, mga minamahal ko, praise the Lord, bago po tayo dumako sa ating mga announcement, tayo po muna yung manalangin para sa ating special offering, mga minamahal. Let's all pray. Manalangin tayo sa tinikilang Diyos, minamahal. Hallelujah. O budikilang mapagpala namin, Diyos, makapangyarihan sa lahat kami pinarito, dumadalangin sa iyo. Mahal na Panginoon para sa patuloy na construction. Mahal na Panginoon, hallelujah na tinatapos. Mahal na Panginoon, sa bayang sambahan mo sa dakot ng San Fernando. Mahal na Panginoon, ikaw po mag-bless sa bawat mga puso, kamay. Mahal na Panginoon, nice makisbahagi. Tumulong, mahal na Panginoon, para sa kaluwalhatian mo, para sa kapurihan mo, mahal na Panginoon, para sa iyong bayang sambahan sa dakot ito. Pagpalain mo po bawat mga kamay, puso na magkakaloob. Mahal na Panginoon, ibalik mo sa kanila ng libo, milyong beses sa mga pagpapala. At sa mga kapatiran po namin, nasa kawalan sa walang nais, magkaloob, pagpalaan mo rin po upang sa mga sulad na pagkakataon sila maging makabahagi sa kanilang pag-ibig sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Pagpalaan mo kaming lahat, O Diyos, at patuloy namin dalangin, mahal na Panginoon, ang completion ng iyong bahay-sambahan sa dakot ng San Fernando sa pangunang panalangin ng mahal na Pastor, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord po rin po ating dakilang Diyos, amin na mahal. At tuloy-tuloy po tayo para sa ating mga announcement. Minamahal, huwag po natin kalimutan. Praise the Lord. Yun po ang ating mga naipagkaloob, mga minamahal. Ito na po yung ating chapel. At medyo malaki-laki po yung ating budget ngayon, mga minamahal, na kailangan dahil tinatapos po natin, mga minamahal, yung ating bahay-sambahan. At by God's will, mga minamahal, this coming December, sa ating anniversary, mga minamahal, ay matapos na po yung ating bahay-sambahan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ating 32nd anniversary. So mga minamahal, meron po tayong coming na anniversary. Actually, mga minamahal, hindi po tayo pwedeng marami doon sa jail. Praise the Lord. Pero yun pong inyong may pagkakaloob, mga minamahal, para this coming anniversary po natin dahil hindi na po pwedeng marami doon, dahil maliit lang po yung jail. Pero maraming priso, maraming inmates, pero maliit lang daw po, mga minamahal. Hindi pa po ako nakapunta roon, minamahal, po yung sabi natin mga kasama. So, minamahal, siguro pang ating may isi-share, no, ibibili po natin ng mga pang-snack po doon ng mga piniriso at saka mga groceries, mga minamahal. Mga blessing natin ating pagkakaloob. Meron po tayo dyang box sa may information. May box po tayo sa information para sa jail ministry. At gagamitin po natin yan this coming, lalo na po this coming Thursday, October 19, sapagkat nag-one year na po yung ating jail ministry. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Praise the Lord. So mga minamahal, yun nga lang po, hindi spacious. Kung maliit lang yung lugar, kaya limitado lang po yung makaka, siguro mga musician, preacher, then ilang piraso lang po na core member, mga minamahal. So yung pagkakaloob nyo, gagawin natin pagkain po nila doon, and then pang grocery, mga minamahal. Iparamdam po natin sa kanila, padama natin sa kanila, mga minamahal, na iniibig sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. So this coming October 19 po yan, Thursday. At minamahal, this coming Sunday, ating panalagawain na Holy Supper po natin. Alas 6 po tayo ng umaga hanggang alas 3 ng hapon every Sunday. Every Wednesday, alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. At every Friday, alas 6 po tayo ng gabi hanggang alas 12 ng gabi. Minsan hindi po tayo inaabot, mga minamahal. Praise the Lord. At minamahal, ang ating live webcast naman po, mapapanood natin, minamahal, sa GMCM Cebu Central Visayas. Ating live webcast dito po sa Cebu at sa Manila, GMCM Central Church, minamahal, no? Ating Jesus Miracle Hour every night po, 8 to 9, except wala po tayong live pag Wednesday at saka Friday, no? The rest, usually pati Sunday, minamahal, wala po tayong live. So yung other day, may mga live po tayo, 8 to 9, mga minamahal. Pero pag Sunday, nagpe-play din po tayo, minamahal, ang ating mga replays during Sundays. Minsan live, minamahal. Everybody say praise the Lord. At yung ating mga contact number po, minamahal, for prayer and counseling. Dapat meron po kayo, you should have these numbers for prayer and counseling. Minamahal, sige po tayo po lahat ay dadako sa ating closing prayer. Tayo pong lahat ay tumayo. Sama-sama tayo nalangin, mga minamahal. Mag-pray po ang lahat. Sapagkat kailangan po natin ingatan tayo ng mahal na Panginoon sa ating pag-uwi, sa ating pagsakay. Tumibigay po kakatong sa ating mahal na kapatid, beloved brother Azor Pilones, praise the Lord, para sa ating closing prayer. Samahan po natin siya, mga minamahal, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you po sa ating ordained preacher, Kuya Richard Abad. Tayo pong lahat tumayo, mga minamahal, sa ating sama sa temporaryong pag-iwalay-iwalay. Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. O dakilang Diyos, mapagpalang ang mga mambanal, mahal Peninsus, nasa langit, maraming salamat po sa aming natapos na gawain, mahal Peninsus. Hallelujah. Sa awiting makalangit, sa joyful song, solemn song, sa awiting ng lahat ng mga choir, cherubim choir, youth choir, pioneer choir, adult choir, maraming salamat, mahal Peninsus. Hallelujah. Salamat po, mahal Peninsus, sa mga testimony na aming pakinggan, mga pagpapala na aming pakinggan galing po sa mga kapatiran namin, mahal Peninsus. Hallelujah. Mahal Peninsus, salamat din po sa ebanghelyo ng kaligtasan na dinala po ng aming beloved ordained preacher Richard Abad. Maraming salamat po. Ito po'y dagdag po na aming pananampalataya sa iyo, mahal Peninsus. Hallelujah. Pag-ingatan po ang mga kapatiran namin sa aming pag-uwi, mahal Peninsus, sa kanilang pag-uwi hanggang sila po'y makarating sa tahanan nila, mahal Peninsus. Pag-ingatan po kami, mahal Peninsus, sa mga driver po na may mga sasakyan, mahal Peninsus. Pag-ingatan mo po, mahal Peninsus. Hallelujah. Ibalik po kami sa araw ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, hanggang sa iyong pagbabalik, mahal Peninsus. At ihanda mo po kami sa iyong pagbabalik, mahal Peninsus, ang bawat isa sa amin, mahal Peninsus. Hallelujah. Pangawakan mo, mahal Peninsus, sa unang panalangin ng aming beloved honorable pastor Willy Estrada Almeida. Ito po, samot na langin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Good bless you. Ating mahal kapatid, minamahal, tayo pong lahat magkamayan. We love you so much, but our dear Jesus loves you more. God bless us po, minamahal. Praise the Lord. Ingat po sa pag-drive, pagtawid, mga minamahal. Ingat po tayo. Praise the Lord. God bless you. Love you. Be the love.